Napunta sa kumpanya ni dating Senador Manny Villar ang Channel 2 na dating flagship channel ng ABS-CBN. Pati iba pang digital channel ng network pinamahagi ng NTC. Makukuha pa kaya ulit yan ang ABS-CBN kung maibabalik nila ang kanilang prangkisa? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Kinumpirma ng National Telecommunications Commission na ibinigay na sa Advanced Media Broadcasting System ni dating Senador Manny Villar ang ABS-CBN flagship na Channel 2. Pero para lang gamitin sa test broadcast hanggang 2023 kung saan tatanggalin na ang analog channels. Nakapaloob din dito ang Provisional Authority na i-operate ng AMBS ang digital frequency na Channel 16 sa loob ng 18 buwan. Ang AMBS ay naging pagmamay-ari ni Villar noong nakaraang taon lang sa pamamagitan ng kumpanya niyang Planet Cable. Halos 2 taon na rin nang mawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Ang anak pa ni Villar na congresswoman na si Camille, isa sa mga bumoto laban sa ABS. 2006 pa raw hinihintay ng AMBS na magkaroon ng digital TV frequency, pero di pa rin malinaw kung paano inaral ng NTC ang technical at financial qualifications ng network. Hindi rin kasi isinapubliko ang selection process. Sa memo, aprobado ito ng DOJ kung saan naman nagtatrabaho ang daughter-in-law ni Villar bilang USEC, pero walang pruweba na sangkot ito. Pero para kay dating NTC Commissioner at DICT Undersecretary Eliseo Rio, may public hearing yan and things like that, no? In fact, ABS-CBN can object on granting its those frequencies, no? Or anybody for that matter. Kung masisecure ng ABS-CBN ang kanilang prangkisa sa susunod na taon, ibig sabihin ba nito ay maibabalik sa kanila ang dati nilang channels? Kasi kung na-award na yung frequency na yon, wala na magawang ABS-CBN, no? But as of now, it is just a parang test lang, no? Whether the frequencies can be used efficiently by the new owner. Kung mag-apply sila ng bagong frequency? Sa ngayon, walang available frequency except yung in Metro Manila area or most of the country, the only available broadcast frequencies are what used to be with ABS-CBN. Samantala, pinamigay na rin ng NTC ang iba pang digital channels ng ABS-CBN. Ang Channel 23 ibinigay na sa Aliu Broadcasting Corporation, habang sa Suarasug Media Corporation naman ibinigay ang Channel 43. Pagmamay-ari ng adviser ni Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Quiboloy. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.